Hello friends, kamusta kayong lahat? Sana okay kayo and happy. Ngayon, aalamin natin ang paparating ngayong 3rd week of October para sa mga friends nating water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. So this is a general reading. So this is a collective reading. So this may or may not resonate sa lahat. So take nyo na lang po kung ano yung nagre-resonate sa inyo. And also, ito ay timeless reading. So, kung kailan ninyo ito mapanood, yun yung perfect timing na kailangan nyong marinig ang mga messages dito. Okay? So, thank you guys dun sa mga subscribers. And thank you rin po dun sa mga bago rito ngayon. Please, mag-subscribe na rin po kayo. Tapos, tap nyo na rin yung notification bell para updated kayo tuwing may bagong video. And also, pag naka-resonate kayo, huwag ninyong kalimutang mag-comment, like, and share na rin. Okay? So, start na tayo. Ano yung mga paparating ngayong 3rd week of October para sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Para sa main energy ngayong 3rd week of October, kuha tayong isa dito. Para sa relationship naman, messages, kuha tayo dito. Ano ang meron paparating ngayong 3rd week of October para sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Final 3 cards. Kung meron kayong mga katanungan sa isip ninyo for this 3rd week of October, kuha tayo ng 3 cards dito sa Angel Messages. Ayan guys. Reveal na natin tong first card. Anong main energy for this 3rd week of October para sa water signs? Love. I commit to the practice of seeing the good in all things. Let's reveal na natin tong mga to. So, meron tayo ditong the world, 3 of pentacles, tsaka 8 of pentacles. Ayan, mukhang merong magaganap na may malaking collaboration dito. Okay. Meron kayong bagay or project na matatapos na, or contract, or loan, or something na makukumpleto na, kumbaga, mag-e-end na. Tapos, kailangan ninyong makipagtrabaho dun sa mga persons involved dyan para ma-finalize ninyo yung completion nun, kung ano man yun, yung task na yun, project na yun, contract na yun, or kung ano man yun na
na inumpisahan ninyo na patapos na siya ngayon. Possibly this third week of October. Tapos yan, dito, merong Eight of Pentacles. So, kahit matapos yan, yung makomplete ninyo yan, kung ano man yung bagay na yan na ma-achieve na ninyo, possible pa rin na maging busy pa rin kayo ngayong third week of October. Mukhang marami pa rin kayong gagawin, kailangan gawin. Yan, tapos pwedeng yung iba sa inyo, kailangan mag-training o mag-upgrade ng skills. Yan. So, may mga pag-aaral na magaganap. Yan. Aaralin nyo mabuti. Tapos, itong love, mukhang ang main energy ngayon, third week of October sa inyo, ay may kinalaman sa mga bagay na gusto ninyong gawin. Gustong-gusto ninyong gawin na, kumbaga, yung umpisahan, kumbaga, yung pinaka-love ninyong gawin. Or pwede naman na this third week of October, parang preoccupied kayo tungkol sa love life ninyo or sa relationship ninyo. Okay? So, take only what resonates. Tapos, pagdating naman sa relationships, ayan, ito yung three cards. So, unahin muna natin tong isa. Trust. The situation is calling for you to have faith. Ayan, mukhang love life nga ang issue dito. Ayan, kita natin yung main energy doon, love. Kaya lang may trust issues ngayon sa relationship ninyo. Or pwedeng magkakaroon ng trust issues this third week of October nga. Ayan, yung parang pinaka magiging event ngayon sa relationship ninyo. So, sinasabi naman dito is have faith lang. Huwag kayong mag-isip masyado ng mga negative. Tiwala lang. Hayaan nyo lang mag-unfold yung mga bagay. Trust lang ang kailangan sa ngayon, okay? Water signs. Tapos meron din tayo dito ang dragonfly. Be lighthearted, finding out things coming to light. Oh my God. Mukhang may marireveal ngayong third week of October. Pero, kumbaga, wag ninyo munang ano ba tawag doon? Wag nyo munang pangunahan ng hindi maganda. Ayan. So, be open, be lighthearted, kasi meron kayong madediscover o matutuklasan, malalaman, marireveal ngayong third week of October. Ayan, o, finding out. Things coming to light. Ayan, yung mga hidden. Marireveal na this third week of October. Okay? So, may mga changes din na mangyayari. And healing. Tapos, ito naman. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Ayan. Pwede ikaw yan o si Jowa. So, kayo na po nakakaalam niyan. Ito naman, pagdating sa mga, kung meron kayo may mga katanungan sa isip ninyo, ito yung three final cards para sa reading na to. Anong meron ngayong third week of October? Reconsider. So, ibig sabihin, kung may mga tanong kayong, ibig sabihin niya, no. Kailangan pag-isipan nyo munang mabuti or reviewin nyo muna. Tapos, ito, para sa timing naman, ito yung perfect time, ready. Ngayon, kumbaga, kung mayroon kayong tanong tungkol sa timing, ito na yung hinihintay nyong time. Ayan, you're ready. Tapos, improving health. Ayan, mukhang yung iba sa inyo dito ay kailangang mag-focus muna sa health ninyo. Pwedeng kailangan yung magpa-check up, baka may nararamdaman kayo or pwede rin naman na may mga gusto lang kayong i-improve pagdating sa health ninyo. So, ayan. Check nyo rin yung health nyo. Okay, guys? So, importante yan. Health is wealth. So, yun lang, guys. Water signs, thank you for being here at
See you again sa susunod na reading. Bye!